Ang hindi ko pa nagustuhan yung pagharang niya sa akin, sir. Ang problema, ikaw una nagmura eh. Opo, yan ang sir, rule number one. Huwag mong mumurahin ang gwardiya kung hindi ka naman minumura. Baka siguro hindi ninyo tinatasan kaya ganyan ang mga asal ng mga gwardiya. Mumurahin din kaya napapamura kayo. Magandang araw po, Sir Ben Tulpo. Ako po si Aaron Edward Bumbita. Nakatira po sa El Pueblo Condominium, Kings Point, Bagbag. Lumalapit po ako sa inyong tanggapan, Sir. Humihingi po ng tulong na mailipat po yung dalawang guard na naka-duty pa po dito. Sila po yung nambugbog sa akin. Nagkaroon po ako ng peklat sa noo. Duguan po ang buong mukha ko. Nakikita ko pa po sila dito na nagtatawanan, magkasama. So para po magkaroon sana ng peace of mind po ako, sana po mailipat po sila sa ibang lugar. Hindi ko po hiling na mawalan sila ng trabaho. Ang gusto ko lang po eh, katahimikan dito kung saan po kami nakatira at katahimikan ng buong community kasi marami din pong unit owners ang nagpapahatid ng mensahe na sila pala pwede rin saktan tapos naka-duty pa rin yung mga gwardiya po. Hindi ko po alam bakit binalik po ng agency yung dalawang gwardiya na yun kasi sa ibang agency naman po, delikadesa na po ng agency yun, pinapalitan po sila kasi pag guard po, maximum tolerance po at nasa GO 11 nila po yun. So sana po sir, matulungan niyo po ako. Maraming maraming salamat po sir. Ito ba mga gwardiyang sinasabi mong nakipag-sapakan ka sa kanila dahil namura mo, minura ka at pagkatapos na uwi sa sapakan, tumulong na rin yung isang gwardiya dahil sa nakita niya nang nagbugbugbugan kayo. Mm-hmm. Alam ba ng gwardiya na ikay homeowner dyan sa sinasabing unit owner sa isang condominium o nagrarenta dyan sa El Pueblo 1 condominium? Yes sir, alam po nila na isa po ako sa unit owner, may-ari po ako ng isang condo unit po sa nasabing lugar sir. Meron bang kayong asosasyon dyan sa sinasabing condo unit ninyo, sa condominium complex ninyo? Meron naman po sir, yung may presidente po kami, kaso nasa USA po siya. Alright, alam ba ng inyong association kahit hindi na sa presidente, doon pa lang sa mga board of directors, dito sa nangyaring gwardiya na nakipagsapakan ka at medyo nag-imbestiga ba sila sa yung condominium officers ninyo diyan, homeowner yung unit owners ng condo ninyo? Yes sir, alam po nila, tumawag na rin po yung asawa ko. Sabi po ng admin, tinanggal na daw nila. Kaso po, laking gulat ko po, may naririnig akong tawa ng tawa sa security office. Pagtingin ko po, nagulat po ako, naka-duty po sila ulit. So okay, so ang gusto mo lamang matanggal itong mga gwardiya sa nangyaring to? Opo sir, hindi ko naman po hiling na mawalan sila ng trabaho. Gusto ko lang po sana ilipat sila sa ibang lugar po. Alright. Bakit sinabi sa iyo ng condominium mga unit owners na tinanggal nila? Nag-imbestiga ba sila or parang hindi sila nagsasabi ng totoo sa iyo, binola ka lang? Yun nga po sir, ang pinagtataka ko sir, kasi sabi po ng admin, nung tumawag asawa ko, nirelieve na daw, tapos nabigla na lang po ako nagulat, bakit po naka-duty pa rin sila? Alright. Okay, una sa lahat, ako yung una sasabihin sa iyo, ang issue ng pagtatalaga ng mga gwardiya sa kahilingan ng inyong unit owners ng yung association, ay desisyon ng mga opisyales na hinalal ninyo dyan na dapat talagang dahil unit owner ka, dahil ang admin naman, yan din ang mga nagmamanage dyan, mga unit owners din. So dapat naintindihan yan ng mga kapwa mo unit owners na opisyales na yung concern mo na nandyan pa rin yung dalawang gwardiya, bakit hindi nila nirelieve, dapat nagpapaliwanag sa inyo dahil nagsabi na sila sa iyo na irelieve nila pero sa nakita mo nandyan pa rin. So parang ang issue ngayon, ikaw at yung inyong association unit owners dyan sa El Pueblo. Di kaya? O nga po, sir. Okay, sige. Ganito na lang. Okay, para wag humaba. Una, ang gusto kong gawin mo muna, pumunta ka doon sa El Pueblo 1 unit owners, yung mga homeowners ninyo, yung the unit owners association. Ang siyang nakikipag transaction
para sa serbisyo ng mga gwardiya, sila ang unang sasagot sa iyo dahil unit owner ka, hindi ka renter. So igagalang ka nila sa kahilingan mo, laging sa kapakanan ng mga unit owners yung pinagsisilbihan ng mga gwardiyang ito. Okay? So may pananagutan at may obligasyon magpaliwanag sa iyo yung El Pueblo Unit Owners Association kung bakit hindi nila sinunod yung sinasabi nila, hindi nila pinatupad yung pinangako sa iyo na ikay lumalapit sa akin, ako naman nag-aalangan dahil internal to, lapitan mo muna sila. Ngayon, kung nakita mo na talagang wala silang ginagawa, medyo may kunting problema na rito. Ngayon, gagawin muna natin, ipapasa kita muna at ako'y bibigyan mo ako ng update kung talaga bang hindi ka pinakikinggan. Parang walang kwenta palang inyong association dyan kasi yan munang asikaso sa'yo. Sakaling nangyari na yan at medyo nakita mo tinatabla ka ng unit owner, tsaka ngayon kami papasok. Kung hindi ka pinakikinggan, parang hindi na tinupad, binabaliwala ka, tsaka kami ngayon manghihimasok. O, naintindihan mo to dito, Aaron? Opo, sir. Ganun po yung nangyari, sir. Kinausap ko po yung may-ari ng ano, ng condo po, ng El Pueblo. Hindi, sandali. May-ari, ibig sabihin renter ka. Hindi po, sir. Yung developer po ng condo, yung nagpagawa po. Okay, pero ang nangangasiwa, tuloy pa rin bang construction dyan? Pero nangangasiwa dyan, lahat nabili na yan ng mga homeowners, hindi ba? Opo, sir. Oh, ngayon, kung homeowners siya po yung pinaka-head ng admin po. Sandali, ang pinaka-head ng admin, normally, nagtatrabaho dyan sa sinasabing Unit Owners Association dyan sa El Pueblo. Opo, sir. So, wala nang pakialam ang developer dahil na-turnover na sa inyo yan. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Pumunta ka, kasama mo misis mo, bumisita ka sa tanggapan ng sinasabing ito'y, ano bang tawag dito, clubhouse ba yan, opisina dyan, para i-address mo yan, una sa lahat. Pag nakita mo na niloloko ka, siguro tsaka kami manghihimasok. So, bibigyan muna namin ikaw ng puwang, baka kasi mali ang proseso, mahirap na, baka sabihin ng hihimasok tayo. Kasi complex ninyo yan, okay? Alright, malino ba? So, okay lang tayo rito. Ngayon, tanong ko sa iyo, anong nagtulak sa iyo na minura mo yung gwardiyang si... Sino bang minura mo? Si Benhar or si Paolo? Si Benhar po. Kasi po, sir, ano eh, ang hindi ko po nagustuhan yung pagharang niya sa akin, sir. Tsaka po, paulit-ulit na po nangyayari yun, sir. Lagpas 5 beses na po na nakapamewang lang sila, nakatalikod, nagsiselfon sa duty. Kaya alam, parang so, okay, sandali muna, ano, okay, Auron. Ito dapat nakikita ng inyong ito'y association. Unit Owners Association. Kasi kung itong mga gwardiya na ito, parang hindi pinupuna ng Unit Owners Association, ang ibig sabihin na nagkulang dito, Unit Owners Association. Kasi madali man lang tanggal, isang ganun lang yan, wala namang yan eh. Bakit? Opo nga, sir, yun pa yung pinagtataka ko. Okay, po, eh. Ganito na lang, Aaron. Huwag ka na magtaka. Yan ang una mong alamin kung bakit. Hindi ako pwede manghimasok dyan. Ginagawa ko yung tamang proseso, procedure na dapat pagko-complain kasi hindi ka diretso sa akin dahil nakatira ka sa sinasabing complex na kung saan may home o may mga unit owners association at mga hinalal yan na para maging mga opisyales ng inyong association dyan sa sinasabing condo complex ninyo. Alright? Opo, sir. Alright, so gawin mo muna yon. Huwag ka na magtaka. Alamin mo na. Kasi outsider ako. Pero pwede ako manghimasok kapag pinabayaan ka na. Hindi ka pinakikinggan. Ngayon, balik tayo rin sa sinasabing, ba't ganun ang asal ng mga gwardiya? Wala ba nag-i-inspect? Wala ba kayong in charge sa security? Sa homeowners? Na yung mga gwardiya ninyo, walang pakialam? Natural, meron yan pagdating sa mga security services. Pumapasok dyan yung association, may nakatalagang official dyan. Siguro po, sir, sadala na rin po siguro ng katagalan nila sa trabaho po. Para hindi na siguro kadalang katagalan. Baka mura ang bayad. Baka siguro hindi ninyo tinatasan, kaya ganyan ang mga asal ng mga gwardiya. Mumurahin din, kaya napapamura kayo. Okay po, sir. Okay, nakuha mong isang mga tinuturo ko sa'yo. Pangalawa, okay, so doon. So, alamin muna natin para sa homeowners. Ngayon, para sa iyo, Aurora, no? Ako'y magsasalita lamang. Kayo ba'y may mga inkwentro na itong mga gwardiya na ito? Kayo ba'y nagkaroon na ng lamat, particular itong si Benhar? Wala naman, sir.
dumadaan lang talaga ako doon, nagtitimpi hanggang sa huling sandali, parang bumutok na po ako, okay, sir. Nagtitimpi ka, nagagalit ka sa nakikita mo sa asal ng gwardiya, tama? Opo, sir. Hindi mo sinabi yan sa homeowners para mapalitan, para mapatawag yung agency. Kung sino mang agency, ikakansila nila. Hindi, kumbaga, palitan nila yung gwardiya. Dapat ganun ang prosesong ginawa mo, okay? So, dyan, kaya binabalik kita doon sa homeowners kasi hindi kami pwede manghimasok. Outsider kami, pero tinuturuan kita ng proseso. Itong mahalaga sa akin. Alam mo, mga gwardiya, maraming mga gwardiya ang pakiramdam nila, aping-api sila, aping-aping nila lang. Sinisigawan, kung minsan nilalait dahil gwardiya lang. Maraming mga gwardiya nakakabaril, nakakapatay. Kung minsan hindi pasado sa neuro, psychological exam. Tapos nilagyan mo ng baril sa baywang. Pag uminit, sumiklab yung ulo niyan, nakakabaril agad. Maraming ganyan ang papalod mo sa telebisyon, sa mga newscast. Na kung minsan ang gwardiya nakabaril, malalaman mo ang pakiramdam ng gwardiya, niyuyuraka na siya, nilalait siya dahil gwardiya siya. So pinag-iingat kita, go slow. Maraming ganyan mga gwardiya. Pinag-iingat kita kasi baka ganyan ang mangyari. Hindi natin kabisado kung pumasa nga to sa neuro exam, itong si Benhar. At syempre, mga gwardiya na yan, hindi yan kapareho sa atin. Yung iba sa kanila, napipilitan lang sa kanilang trabaho. Kaya pinag-iingat kita. Naintindihan mo sinasabi ko rito? Opo, Sir Ben. Ngayon, kung gusto mong kausapin ko ang mga gwardiya na yan, pwede naman. Kaya lang, dapat idaan muna natin sa tamang proseso. Ikaw, binigyan ko talaga ng panahon para isalba ka na malagay ka sa alanganin. Tandaan mo ang mga gwardiya. Bigyan natin ng kunting galang. Kuminsan, kung hindi mo gustong kalang serbisyo, ipaalam mo agad kung sino mang in charge doon sa pag-hire ng kalang serbisyo. Sa building namin dito, ang mga gwardiya, alagado namin, kaibigan namin. Sila rin ang magsisecure, professional mga gwardiya. Pag meron kami, binibigyan namin sila. Gusto namin na medyo maganda buong loob nila habang binabantayan kami, walang makakalusot. Although may mga security ako. Tip ko lang yan sa iyo, bilang, sabi ko sa iyo, bilang Bentulfo, kabisado ko mag-isip ang mga gwardiya. Huwag kang makipag-away sa mga gwardiya. Kung sakaling may kunting problema ka, idiretso mo doon sa sinasabing opisina ng inyong tanggapan dyan sa home owner, sa Unit Owners Association para silang gagawa ng hakbang. Kasi pag tumagal ang tumagal yan, baka mabuo yung galit mo, ganun din siya sa inyo. At minsan, baka medyo masama lang yung tulog niya. Medyo aburido ng konti, napraning, baka biglang bumunot na lang. Hindi natin masabi yan eh. Naintindihan mo ba ako, Oron? Opo, sir. Yun din po nga ang iniisip ko, sir. Hindi ko po hawak yung... Well, mas maganda siguro ikaw ang umiwas. Ang problema, ikaw una nagmura eh. Opo, yan sir, ang rule number one. Huwag mong mumurahin ang gwardiya kung hindi ka naman minumura. Opo, sir. Mali ko po yun, sir. Aminado naman po. Alright. Wala nang problema. Dahil sinabi mo, ako'y nagmamagandang loob lang naman, Oron. Eh? Okay? Opo, sir. Huwag mong mamasamain. Kaya itatrato kita na parang kapatid na lang. Para nasusunod, medyo maganda yung pakikipag-usap ko sa association. Sakaling binabaliwala ka pa, ine-expect ko na hindi ka natatawag sa akin. Kung sakaling hindi ka pinakinggan ng association, tsaka ako manghihimasok. Alright? Opo, sir. Rerespetuhin ko muna yung sinasabing ito'y constitution and bylaws ng inyong condominium unit owners association na wala akong pake, hindi ako pwede manghimasok. Kapag na-exhaust mo lahat ng panahon na ginawa mong solusyon, hindi ka pinakinggan, then and only then ako papasok. Alright? Opo, sir. Opo, sir. Siguraduhin mo may kaakibat ka. Pero isang bagay lang natutunan mo ngayon. Ano ang natutunan mo sa mga sinabi ko sa iyo? Ayun, sir. Habaan po yung pasensya at huwag nang makipagtalo sa mga ganong bagay, sir. Okay. Dahil ang mga gwardiya ko minsan, ang pakiramdam nila, aping-api sila. Opo, sir. Sir, parang hindi ko naman po sila minamalip, sir. Kaso hindi, yung ginagawa ko nila. Oron, pakinggan mo ako. Kaming mga Tulfo brothers, mapa si Rafi Tulfo, ganon din si Erwin Tulfo o ako, umiikot lang yan sa amin ng mga gwardiya. Isang damdamin, iisa laging sinasabi nila, underpaid kami, pinagsasamantalahan kami, pinagbabali kami, hindi kami binabayaran ng tama, nagsiservisyo kami, sobra sa oras. Maintindihan mo yung point?
Opo, sir. Kaya kuminsan ang kalidad ng kanilang trabaho hindi maganda kasi feeling nila aping-api kami. Kapag medyo nagalit ka sa kanila, maiksi ang mga PC na may yan. Ako'y nagsasabi lamang, ingat lang, okay? Opo, sir. May Opo. Pamilya ka ba? Ko po, sir. May pamilya ka? May tatlo po anak ko, sir. Okay, isipin mo nung laging mga anak mo, ha? Opo, sir. Iwas lagi, ha? Habaan ang PC, huwag mong gamitin ng masasamang salita, i-report mo diretso sa association nang sa ganun hindi malaman na parang nagtanim ka ng galit. Kasi baka magtanim din sila ng galit pagkatapos minsan, bantayan ka nilang, hindi mo malaman. Pero mas magandang ipaalam mo agad para medyo mapalitan yung mga gwardiya. Okay? Opo, sir. Kung sakaling hindi pa rin sila kumikilos at nakikita mo ganun, na parang magkakabuisitan kayo, tsaka ako maghimasok kasi papatunayan mo sa akin, pinabayaan ka ng inyong asosasyon. Okay? Opo, sir. Okay na ba sa'yo? Anong okay, sinabi salamat. Ko? Anong sinabi ko? Ang mga gwardiya lagi nag-iisip na sila'y pinaka-ape. Aping-ape. Okay. Laging ganun ang pakiramdam nila. Nagtatrabaho sila kung minsan, barat, binabarat sila. Overtime sila. Overwork sila. Kaya malimit na mga nagtatakbo sa amin, mga gwardiya. Marami Opo, talaga. Sir. Okay? Kung mahal mo Opo. Mga anak mo, pakikinggan mo ako. Kaya ka nagtatrabaho Apo, alang-alang doon sa mahal mo sa buhay. Alright? Apo, sir. Okay, inaasahan ko, ikay babalik sa akin o hindi na, pero sana may natutunan ko muna, iniiwas lang kita. Okay, Aron? Apo, sir. Salamat po. Walang anuman. Happy weekend. Ingat, ha? Apo, sir. Okay, eto po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan, kami nanunuri, nag-iimbestiga, nagtatanong, kuminsan nakikibalitaktakan. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, walang katulad. Hashtag ipabitag mo.